Noong nakaraang linggo, sumailalim sa tatlong araw na water search and rescue training ang mga pilingkawanin ng Philippine National Police, Philippine Army at mga volunteer ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Inibitan din ang ilang DRRM personnel na nagmula sa mga bayan na kabilang sa hazard-prone areas tulad ng Bani, Binmalay, Mabini at mga Tarang. Parte umano ito sa mga aktibidad ng PDRRMC ngayong National Disaster Consciousness Month na naglalayong mas mapalawit ang competency level ng mga frontliners pagdating sa disaster preparedness. Of course, we will augment the response, pero ang gusto nating mangyari ay maging self-sufficient. Tuturuan natin sila para in any case, sila ang re-responde. At para kung halimbawa malayo sila muna. Sa pangunguna ni Petty Training Officer First Class Rodel Romero, ang Philippine Coast Guard ng Northwest Luzon ang nagsilbing tagapagsanay ng 38 rescuer. Inumpisa ng kanilang training sa pamamagitan ng isang lecture tungkol sa water safety at survival and rescue techniques. Kinabukasan, sinubok ang kanilang mga natutunan at sinabak sa Hit the Water Practicum na sinabayan mismo ni Colonel Rudin Oro, Officer in Charge ng PDRRMC. Ipakita sa kanila na sa panahon ng kalamidad, if you are a leader and you lead your men and they are highly motivated because you are doing it, then I see no reason na tumanggi sila sa isang mapanganib na rescue operation. Ilan sa mga sinagawang pool activities ay ang freestyle swimming, compact jump, at survival techniques. Tibay at lakas naman ang hamon ng water treading. Bawat isa ay lumusog sa tubig at nanatili ng 15 minuto habang nakataas ang kamay. Ang grupo ng PDRRMO volunteers, idinaan na lang sa pagkanta ng Parparong Bukid ang paghihintay sa time limit. Samantala, naging mas maaksyon naman ang kanilang ikatlong araw na ginanap sa Capitol Beachfront. Dito, ipinamalas ng mga rescuer ang kanilang kalaman sa paggamit ng rubber boat, pagsagip sa mga nalunod at crowd control. Mula sa 38 trainees, 31 sa kanila ang nakapagtapos. Ilan sa kanila ang nakatanggap ng Certificate of Completion at binansagang magiting na Water Search and Rescue Responder. Bawat segundo ay napakalaga pagdating sa rescue operation. Maliban dito, proper equipment at ang kaligtasan ng rescuer ang kinukonsidera. Ika nga, safety first. Enrique Cayago, para sa Capitol News TV.